Andito naman ako ngayon sa Star Avenue. Andito naman ako ngayon sa Star Avenue dito sa Lotte Department Store. Madali lang puntahan, baba lang ng Uljiro, Ilga. So, 1 yun. Tapos hanapin yung Exit 7, tapos makakita nyo na to. Iba't ibang mga K-pop stars, mga artista sa Korean dramas. Ang gagawin dito, mayroon silang mga handprint. So ilalagay mo yung kamay mo tapos may magpa-play na video. Nilagay ko yung kamay ko kay Lee Min Ho, kaya ito yung video niya. Try ko naman ngayon kay Ji Chang Wook. Cute. Lee Jong Suk, tapos si Kai, Sehun, tsaka si Dio. Ayaw mag-play kay Sehun. Pag piniplay ko yung kay Sehun, si Lee Jong Suk yung lumalabas. Dito naman, Chen, Suho, Shumin, Baekhyun, Sanyeol. Ayaw pa din, si Lee Jong Suk ang nagpa-play kahit na sinong ilagay yung kamay. Sanyeol. Ay, hindi na ako aabot, Dio. Chen, Baekhyun. Twice na yung kapalit. Try ko naman dito sa BTS. Try ko si Jungkook. Mahirap lang mag-play. Iisipin mo na sobrang interactive niya na pag tinapat mo yung kamay mo, magpa-play agad. Pero ito kahit idiin-diin ko na, ayaw pa din mag-play. And ang pinakahuli na, ito kompleto, 9 handprints ng lahat ng Twice members. So, Sanyeol, birthday niya ngayon in November 27 today habang andito ako. So, dito naman makikita, parang may maliit lang na wall. Tapos may mga, yung ginamit mismo ng mga endorsers. Si Jin, si Sehun, si Ji Chang-wook, pantalon na nandyan. Tapos si Lee Jong-suk. Maliit lang talaga, sobrang liit lang. Pantalon na sinuot ni Sehun. Knitted sweater na sinuot ni Jin. Suga. Jin. Jimin. Laging merong mga dumadaang tao, so negative yun. Pero positive naman, kasi libre lang dito. So baka kita ka ng mga ganitong interactive, ng mga pictures. Ayan, si Shumin. So yun lang yung makita dito, mga videos, tsaka handprint. Medyo nakakabitin lang kasi hindi mo naman mapicturean ng buo, hindi mo din mabideoan ng buo kasi ang bilis, tapos ang daming ang dumadaan. So yun, tip ko sa inyo, siguro magandang dumaan dito pag hindi masyadong madaming dumadaan, like hindi masyadong rush hour o walang pasok yung mga nag-over. So lipat na ako sa next destination. Ako ngayon sa Samsung Station, Exit 5. Grabe, sobrang daming BTS dito. Ito pa sa kabila. So paglabas ng Exit 5, dito na agad makikita yung SM Town Coex Atrium.
So dito sa first floor yung SM Town Gift Shop. Dito na yung mga merch. EXO. Kasi ito mga standy, sobrang cute. Halos lahat ng era nila. Mula Mama, Wolf, Growl, Overdose, Love Me Right, Call Me Baby. Sobrang cute. Ito mga display lang, hindi binibenta kasi mga signed na signature ng mga idols. Ang cute na mga merch ng Red Velvet, pang girly. Ito mga EXO acrylic key ring. Ito yung sa K-Star Road, yung mga Gangnam Doll. Nang Shiny, TVXQ, EXO, tsaka Super Junior. Kaya lang mahal eh, 29,801 kada isa. Ito naman mga NCT. Dito yung sa EXO, madami ding maganda pero yung mga gusto ko halos wala. Keychain, ganda sana, kaya lang dalawa na lang meron. Ito din maganda, 19,001 kada isa, keychain. Kaya lang, yung gusto kong kulay, hindi si Chen, yung kulay pink, si D.O. Sa mga character doll, okay sana, kaya lang parang nanloloko, magkakamukha lang. 27,001 kada isa, Shumin, Suho, Lay, Baekhyun, tsaka si Chen. Guwapo naman ni Chen dito. Ito naman sa third floor, SM Town Museum. Merong entrance fee dito, 28,001 kada isang tao. Madaming makikita dito ng mga props, costumes, tapos mga activities ng lahat ng artist ng SM. Ito na yung SM Town Cafe. Ito in order ko dito sa SM Cafe, itong ice cream 4,000 won. Pag may additional na toppings plus 500 won. Ito naman yung SM Cupcake. Yung cupcake lang 4,000 won. Pero kapag kasama itong XO na topper, 5,000 won. So lahat-lahat 9,000 won yan. Tapos ito naman 4,500. So lahat ng in order ko dito 13,500. Kakain na yung kainin. Mahal ko yung EXO, ha? Hindi ako hater. Sobrang EXO fan ako. Pero grabe. Hindi masarap to. Sayang lang yung pera. 9,000 won. Kakaumay. Ito maganda mga artist case, pero pang iPhone lang. Lahat dito meron. Super Junior, Girls' Generation, Shiny, EXO, Red Velvet, NCT. Sobrang gaganda. Dito naman sa pinakataas, yung SM Town Theater. So meron itong hologram, 3D printing, interactive museum, pero meron din itong entrance fee. Grabe, ang lalaki ng mga poster. So, pwedeng buklatin. Ay, grabe, ang gaganda. Kitang-kita yung mukha kasi ang laki ng pagka-print. Laki pa dito. Grabe. Sobrang dami yung pwedeng makita tsaka magawa dito. Ito naman yung photo booth. Pwedeng mag-picture kasama sila. Kada isa, 5,000 won. Tapos ipiprint dito. Si Suho sa kaliwa, tapos si Max Changmin sa kanan. Dito naman yung hand printing gallery. So makikita mo yung kamay ng favorite idol mo. Tapos ang maganda, mayroong signature. Siyempre ako yung favorite ko si Chen. Ito naman kay Kai.
Daekyeon, D.O., Lay, Shumin, Chanyeol, Sehun, Suho. Dito yung mga awards na natanggap ng lahat ng artist ng SM Entertainment. Awards of the Year mula 2017 hanggang 2018. Dito yung mga Weekly Music Awards. Dito naman lahat ng Hall of Fame mula 1996 hanggang 2018. Naman sa Apgujeong Rodeo, hanapin yung Exit 2. Dito makikita yung Gangnam Dal or yung K-Star Road. Paglabas ng Subway Exit 2, makikita na agad yung K-Star Road. Tapos diretso, dun yung mga Gangnam Dal. Ito yung landmark. Kapag nahihirapan kayong makita, basta sa kanan lang, malapit sa Subway Exit. Dito na yung mga dolls ng iba't ibang mga K-pop groups. So, pwede magpa-picture, pwede picturean, pwede hawakan. 4 Minute, Super Junior, 2PM, FT Island. Ito naman, shiny. Tamang-tama, may flag pa ng Philippines sa likod. Miss A, CN Blue. Ito naman, TVXQ. Girls' Generation, sobrang cute. Siyempre, EXO. Girls' Generation, tsaka EXO, magkatabi lang. AOA. Siyempre, BTS. B1A4, VIX, Infinite, Kara. Ito na yung pinakadulo, Block B. Ito yung mapa ng K-Star Road. Kapag lumakad ba ng konti mula sa mga Gangnam Dal, makikita na yung SM Entertainment, JYP Entertainment, BH Entertainment, at FNC Entertainment. Pero napuntahan ko na kasi last year yon, kaya hindi ko napupuntahan ngayon. So, ito ang Gangnam. Ganda itong mga halaman. Parang repolyo na parang gulay. Pero bulaklak. Tunay. Ganda. Sunset. Balik na sa Apgujeong Rodeo. Happy Chanyeol Day! Tama-tama pupunta tayo sa Viva Polo. Meron pa ditong isa. Ang tagal lang ng biyahe pero sobrang daling hanapin. So Myung Il Station, Exit 1. Tapos lakad lang ng konti pa kanan. Ito na yung Viva Polo. Tara, kain tayo. Dito pa lang sa entrance, punong-puno na ng mga fan art. Mula sa kaliwa. Hanggang dito sa kanan, busulat, picture. Picture sa loob ng Viva Polo. Punong-puno itong buong restaurant. Lahat ng dinding. Picture, fan art, sulat. Ito at panigurado mga regalo galing sa mga fans. Mga scrapbook, ganyan, mga books, mga letters.
So, nag-order ako 6 o'clock. Tingnan natin kung mabilis ang service dito sa Viva Polo. In fairness, ang bilis, 7 minutes lang, 6:07, dumating na yung pasta. After 1 minute, 6:08, dumating na yung dessert, creme brulee. In fairness, lahat ng order, 8 minutes lang, ready na. Pasta, seafood pasta, 13,000 won. Sa dessert naman, itong creme brulee, 4,000 won. Tapos yung inumin, 2,500 yung coke. So, lahat-lahat, 19,500. Maganda yung pwesto ko kasi nasa may bintana. So, mayroong view. Pero mas maganda kasi yung view dito sa loob. Mga picture, fan art ni Chanyeol. So, yung pwesto ko nasa tabi mismo ng sign ni Chanyeol. Sobrang sarap ng pasta, tamang-tama lang yung timpla, yung alat, yung asim, may konting-konting tamis. Yun nga lang, yung noodles, yung pasta, medyo matigas pa, parang nakulangan ng mga isang minutong luto. Pero bukod doon, ang sarap lahat, worth talaga ng binayad. Ay, hindi tinipid sa sahog, ang dami talagang shrimp, tahong, scallops, squid, punong-puno. Wala pang 15 minutes pa, ubus ko na yung pasta, sobrang gusto. Tsaka ang sarap din talaga. Worth it ng babayaran. Dami sa mga. Ito naman creme brulee. Crunchy sa ibabaw, malambot sa ilalim. Mmm! Sarap! Dami dito mga sulat, fan letters, may iwan na lang. Dito pa mga signature nila Chanyeol, ni Park Yura, yung ate niya, tsaka ibang EXO members. Sobrang dami. Hindi ko ma-capture lahat sa video kasi sobrang punong-puno talaga. Nakakatuwa. Sobrang dami, hindi ko lahat ma-capture sa video kasi punong-puno talaga. Pero grabe, kung pupunta kayo dito, mag-e-enjoy talaga kayo. Lalo na kung si Chanyeol yung pinaka-paborito nyo sa EXO. Kasi pwede kayong magbasa ng mga sulat, pwede nyo picturean yung mga fan arts, pwede kayong mag-iwan din, basta maayos lang yung ilalagay nyo. Yan ang ating tour ng Viva Polo Restaurant ni Chanyeol at ng kanyang pamilya. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung makapunta kayo ng Seoul, try nyo bumisita dito kahit isang beses lang. Masarap yung pagkain, medyo pricey lang, pero worth it naman, lalo na kung si Chanyeol yung favorite mo.